Well, good morning everyone. Dito tayo ngayon sa Hacienda Del Sol. Ito sa may barangay Pagaspas, TANAUAN City, Batangas. So, i-check natin ngayon kung gaano kaganda yung kanilang project. Ano yung mga amenity, ano yung updates, and gaano ka-accessible going sa mga places, establishment na kailangan po ninyo. So, yan po. May entrance po ng Hacienda Del Sol. Check na po natin. Okay, Hacienda Del Sol. Ang developer po is Holiday Homes Community. Holiday Homes. Okay. Main entrance and commercial area. So, tinatawag nilang the arcade. So, itong kalsada na to, may mga dumadaan po dito na tricycle. Wala pong jeep, wala pong bus, tricycle lang po, ano. Okay. So, mula dito, may mga tricycle kayo na pwede sakyan. Ang pamasahe po ay 13 pesos papunta na po sa TANAUAN City proper. So doon sa TANAUAN City proper, meron na pong mga bus station, mall, public market, school, church. So doon na po lahat. So napaka accessible papunta sa mga establishment na kailangan ninyo. Ayan. And then ito naman, shortcut ito from Santo Tomas, Batangas. So kung galing ka naman ng Santo Tomas, pwede ka tumaan dito. So papakita ko rin sa inyo kung gaano siya ka-accessible. Pakita ko yung map. So ito po. Okay, so ito po yung Hacienda Del Sol. So mula dyan, so ito yung pinaka main gate. So sa ngayon makita nyo parang wala pa yung development dito, pero sa actual po meron na yan. So dito po sa part na yan, and then so mapapansin nyo wala pa rin masyadong nakatayong unit, pero pag nabisita natin yung site, marami na po nakatayo na mga bahay. Okay, so mula po dito sa main gate. Okay, so yan, malapit po siya sa may barangay Pagaspas, multipurpose building or barangay hall. Okay, and then dito po, mga 750 meters away, makikita niyo yung Pagaspas Elementary School. So public school po yan for elementary student. And then, so dire-diretso lang po yan, yung kalsada na yan. Okay, so yan. So ayan po yung mga way. So halita po natin. So mapapansin po ninyo meron dito nga TANAUAN Institute. So college, college school po yan. And then so dire-diretso pa hanggang dito sa kanto na to. Okay, so ito mapapansin nyo meron pa siyang school dito, Christian College of TANAUAN. So mula po dun sa Hacienda Del Sol, mga 2.6 kilometers away. And then ito na po yung pinaka national highway. So yan, mas maraming mga commercial establishments. Okay, and then kapag dito kayo dumaan sa highway, mapapansin nyo meron ditong mga building. So yan naman po yung high school, public high school sa TANAUAN South Central High School. So 3.2 kilometers from Hacienda Del Sol. Okay. So yan, and then ito pong building na to, yan po yung tinatawag na City Mart, supermarket. So mga shopping center, and then merong malaking hospital sa tabi, which is yung Cipreyes Hospital. Okay. And then yan, mula dito sa intersection na to, kapag dinerecho nyo po ito, papunta na yung TANAUAN exit, papuntang expressway. So mula Hacienda Del Sol, mga 3.6 kilometers lang po yung project. Okay, and then ito mapapansin nyo, ito may parang building din dyan. So yun po yung tinatawag na Victory Mall and Public Market. So 3.7 kilometers going to Hacienda Del Sol. Sa kabilang side naman, andito naman po yung St. John
the Evangelist. So, ayan po yung pinaka-parokya dito po sa Tanawan. Okay, so ayan. So, ito po yung La Consolacion College. So, mga 3.5 kilometers po mula dito sa Hacienda Del Sol. Okay, so diretso pa po tayo. Sorry. So yan. So dito po, pag diniretso nyo po yung intersection kanina na dinaanan natin. Okay. So yan, meron pang malaking hospital dito na ito po yun na Daniel Mercado Medical Center. And diretso pa po hanggang makarating kayo ng Walter Mart Tanawan. So yan na po yun. So yan po yung map ng Tanawan. So, okay, yan po yung map. Para na yung gano'n siya ka-accessible going to Manila and mga establishments na kailangan ninyo. Okay, so ito naman pong commercial area nila. Sa ngayon, ginagamit nila ng sales office and engineering office. Pero later on, babakit din nila yan. And then, gagawin nila mga commercial area. So, sa ngayon, may mga tenants na sila. So, I don't know lang kung ano po yung mga nandito, no? Okay. So, check muna natin yung kanilang map para makita nyo kung ano yung updates. So, punta tayo sa sales office nila. So, sales and admin office. Okay, dito na po tayo sa loob ng sales office nila. So, medyo inaan na po ito yung boses natin. Ano? Ayan, ang mapa nila, okay, for page 1, mapapansin po ninyo yung for sale nila, yung mga green pin. So, ayan po. And then, ito. So, the rest, sold out na. Okay. So, ayan. So, kakunti na lang po yung available sa phase 1, pero huwag kayong malungkot, ano? Kasi, ito yung kabuuan na mapa ng Hacienda Del Sol. So, ayan po. Mapapansin nyo, yung mga green na bakante na lote, yan po yung magiging expansion pa ng project ito. So, marami pang magiging available. Yun nga lang, syempre, possible, tumaas na yung presyo dyan sa mga location eh. Okay? So, yan po. So, check naman natin ngayon yung kanilang amenity sa ngayon. Okay, so, punta naman tayo sa mismong So, from sales office, papasok naman tayo ngayon. Mapapansin niyo, ito yung kanilang main gate, no? Ito sa project na to. So, imagine, yung price niya, very affordable, pero yung main gate niya, napakaganda, guarded. Okay. May mga paka-landscape, yung kanyang kalsada, yung main gate. Okay, and then yung kalsada niya sa main road. So yan po, ganyan siya kalapad. So I think it's a 12 meter wide road. So hindi pa kasama yung mga sidewalk. Okay. So, check naman natin ngayon yung amenity nila sa ngayon dito sa Hacienda Del Sol. Thank you. Okay, andito na tayo ngayon sa loob ng Hacienda Del Sol. So, yun po yung kanilang phase 1. Papansin niyo po, marami nang nakatayo. Marami na rin na turnover. Townhouse. And duplex. Okay. And then sa likod, meron kang magandang view ng Mount Makiling. Napakaganda po, no? Okay, dito sa pwesto natin ngayon, ito yung kanilang amenity area. So, merong clubhouse. Wala pa nga lang po, hindi pa nakatayo. Ayan. And then, dito sa likod natin, meron silang covered basketball court. Okay, so meron din silang overhead water tank.
okay, na magsusupply for the meantime sa buong subdivision. Okay, so yan, one of the amenity dito, no? So imagine, saan ka ba nakakita ng project na ganito ang price, and then meron silang covered basketball court. Okay, so yun lang po. Marami pang pwedeng itayo dito, marami pang pwedeng maging available na units so dito sa area na yan. So I hope nagustuhan nyo tong project na to and ang video na to. Okay, thank you. Thank you for watching on my video. For more details, please check the description below. Nag-iwan na rin po ako ng contact details in case na willing kayong mag-conduct ng site tripping or mag-reserve na rin. Please don't forget to hit the like, leave a comment, and subscribe for more house video dahil baka dito mo na mahanap sa channel ko ang property na para sa'yo. Thank you.